nakatambay sa may kwarto, naiisip ng kung ano-ano. Masakit ang gabi ng katotohanan. Pagwala kang pera, mamamali. Putang ina mo, ginagawa mo! Welcome back again mga sir. OX here, back again with another video. So kung nanood kayo ng intro sa na-cover, ah, so sana swertein kayo sa buhay nyo at huwag kayong mamalasin kasi nakakamalas raw yun kung pinanood nyo yung tambay na cover na yun. So ignore na yun. Ngayon po na topic na to is para po to sa mixer setup. Kung gusto natin ng program setup or mini event, ito po yung tutorial na para sa inyo. And ididemo natin yung mixer na to using microphone and music rin. Maglalagay ito ng music input. So, i-demo natin yung mixer na to and maglalagay tayo ng music and or audio input and yung microphone is and tatalakayin rin natin yung effects and sound check or gain pre-gain check ng mixer na to and sa setup rin. So, see you. Mamaya ang ano pala pagkatapos nito. So ito na, i-demo na natin ngayon. So i-on na muna natin ng equipment natin. Kung mag-set up tayo ng mixer is clear muna natin yung mga volumes and yung mga ano niya, mga knobs, yung mga gain para hindi tayo mabigas kung may input tayo na nilalagay. So una natin gagawin is ang master out. Dito po natin, adjust muna natin to sa infinity or zero. Palagi lang po to sa zero para fix na yung, para balance yung volume natin. Pagkatapos nyan, kung una natin iseset is yung, excuse me, yung microphone is either we can use XLR or quarter inch jack. Ito yung XLR and your quarter inch jack. Sa input po yan, na nakapangalan line in or balance or unbalanced. So ano ibig sabihin ng balance is kung balance yung connection natin, either meron siyang positive, negative or ground and ground at may shielding po yung wire niya kagaya po ng XLR. This is an example of a balance cable. This is a XLR. So mas maganda po to, mas mainam po to gamitin sa mic kasi durable po. And parang ano siya, professional looking and hindi lang sa aesthetics and sa ano rin po sa paggamit niya kasi balance to. Low noise, kung balance kasi yung cable natin is hindi tayo prone sa hindi naman ano na wala talagang noise. May konti or ano lang, konti lang yung noise na bibigay niya kasi may shielding yung ano niya or hindi siya sensitive sa interference ng humming or hissing ng microphone. Ganon is pwede rin tayong gumamit ng quarter inch jack pero mas maganda yung ano yung may dalawang ring or yung TRS. And again, ito po yung mixer natin. This is channel 1. So lahat po to, this is a 8 channel mixer. So hindi po ibig sabihin na 8 channel is 8 yung fader niya. Yung minsan kasi yung mga fader nito is iba yung purpose is monitor, echo and other sliders. Naging 7 yung 7 and 8 kasi is naka-dedicated sa USB or sa Bluetooth or sa music na input natin. Ito yung input niya. Ayan. So discuss natin mamaya yan. So una, punta tayo sa channel 1 is dito tayo magko-connect ng ating microphones. So ito straight lang yan. Lahat ng channel 1 ng mga knobs niya and fader is nandito lang, straight lang. Hindi tayo malilito niyan kasi pababa yung orientation ng knobs natin or yung fader. So, connect natin yung microphone sa input. May pangalan po yan. Ito. So, suggest ko sa inyo is better na gumamit tayo ng XLR for low noise and durable. Ano rin, hindi masyadong madaling mabunot. Hindi gaya ng line in
kung hindi balance yung signal natin is prone sa noise, lalo na kung mahaba yung wire natin. So ayan, mag sa sound check tayo, is ito lang ang gamitin natin. So mabigay muna tayo ng power sa amplifier natin ng konti. So syempre mag sound check tayo, syempre mas malayo tayo muna sa speaker natin or nakatalikod tayo sa speaker natin. Kasi madaling mag-feedback yan kung malapit tayo or nakaharap tayo sa speaker. Kasi nag-loop yung audio, kaya nag-feedback. So ayan, sa ganito mag-sound check tayo is, syempre, unmute muna natin. Kasi may mga mute button po yan sa mga mixer natin. So be sure na naka-unmute. Ayan. So ibig sabihin yan, hindi na naka-mute. Katapos yan, tandaan natin na yung gain natin is all the way down muna. Kasi magsa-sound check pa tayo o magpre-gain check. So, ito, yung gagawin natin muna is magbibigay tayo ng or adjust natin yung slider sa infinity. Ayan. So, kung naririnig nyo, check. Wala pa tayong signal na maririnig. Tapos nyan, is punta tayo sa ating gain. So, hirap mag-adjust ng mic ng camera kung isa ka lang. So, sino na gusto mag-assistant sa akin, isisweldohan ko kung gusto nyo. Punta lang, comment lang down below kung sinong mag-apply ng cameraman. So, ayan na. Ito na pala. Adjust natin yung gain. So, habang ina-adjust natin yung gain, is magsasalita tayo. Check. Mic test check. So masyadong mahina yung signal natin sa ating pre-gain check. So ibig sabihin yan, kung nagpipre-gain check tayo na max volume na or ganito, kasi hinahinaan ko lang yung boses ko kasi umaga pa. So hindi tayo masabihan na baliw na nagaano dito na mic check na mag-isa. Aga-aga nagma-mic check. So ayan. So, hinaan natin yung boses natin. So, ayan. Nakaset na yung gain natin. So, tandaan lang natin, kung masyadong malakas yung gain natin, is magki-clipping yan. Makikita natin dito na magki-clip yan. So, umandar po ngayon yung mic natin. So, ito. Check. Ayan. Naibinibigal tayo na signal. So, kung naset na natin yung pre-gain check, yung fader natin sa mic, sa channel 1, is pwede na tayo mag-adjust ng tone controls. For, ano naman, so sa low cut, kung mag-set tayo nito, is tinatanggal yung low end, o yung below 30 Hz na frequency, so mainam yan sa vocals, para hindi masyadong bassy yung ating, yung vocals, kasi tinatanggal yung sobrang low end ng vocals natin. So, ayan. So, hindi na ako sa mic magsasabi, ha. Sa lapel na lang. So, ayan. Nung naririnig kayo yung konting humming, is natural lang talaga yan sa, kasi yung 50 Hz hum, is maririnig tayo talaga yan sa AC power. Yung 50 Hz na hum, na humming. Kasi hindi to balance yung RCA yung sa amplifier, kasi ito eh. Tapos, mag-set tayo ng tone, is ganito lang. For dito, check, tumataas yung high frequency. Siyempre, yung mid-range, yung totoong boses ng tao, nandito po sa mid-range. And yung bass, kung tanggalin natin yung bass, masyadong flat yung, yung naririnig natin, parang flat lang yung, So, dagdagan natin ng konti yan. Kung masyado namang echoey, or parang nasa kuweba, dagdagan lang natin ng high. So, ayan yung natitip ko sa inyo. For other, for example, is monitor, ganyan ito, para po ito sa ibang setup. Kung may mga monitor setup tayo, or mga floor speakers, sa mga singer natin, or drummer, or gitarista natin. Kung ina-adjust to, kung gusto nilang marinig yung, or adjustin yung monitors nila, para sa ganyan. So, isa ibang topic na yan. Sa mga connection pala nito, is may dadagdag lang ako. Kung magkoconnect, lalagay tayo ng mga musical instruments or other audio input, is kailangan natin ng DI box. So, mas maganda kasi yung signal processing pag may DI box tayo kung naglalagay tayo ng musical instruments kagaya ng guitar or acoustic guitar, piano, keyboard,
or organ, parang same thing lang yun naman yan. So ayan lang matitip ko. Pwede rin tayo maglagay ng audio source niya kagaya yung nakita nyo sa dati kong video. Pero hindi po yan advisable kung mag-directa tayo ng audio source dito. Kailangan po natin ng ano, either DAC, pwede rin yung DAC or DI box. So for effects, punta tayo sa effects section. Ito yung control ng effects niya. So panning pala is left and right. Kung marinig nyo, gusto mo marinig yung right speakers, is ipan mo lang sa right and so same thing sa left. Effects naman, ito yung master effects niya sa DSP effects. So kung notice nyo, may number nito. Ilang effects na nakalagay dito, pero ito po yung ina-adjust dito. Yung effects kasi is mainam pag nasa 12 o'clock lang. So set natin sa 12 o'clock lahat. So ito naman is yung main out ni effects. Lahat po na epektuhan ng channel nito, including music na input and yung mics natin. Ito sa mga ano lang, sa individual controls lang. This is ano, ang delay, yung na parang echo na yung habang tumatagal, lalong umina yung tunog. Pero iba yung sa reverb. Kung familiar ka sa reverb, yung reverb kasi is yung room tone. Sa room nyo yung makikinig yan, yung reverb. I-repeat, yung same thing rin yan sa delay. Parang repeat, nire-repeat yan yung boses na in milliseconds. Depende po yan. Ito naman is yung sa monitor. So kung wala tayong monitor, hindi natin kailangan i-adjust to. So ayan na, nakaset na sa 12 o'clock lahat yan. And sa kada channel, kung gusto natin maepektuhan yung isang channel ng effects, is ito lang. May effects po yan, effects. Ito, try natin magsalita ng effects. Echo, echo, check. Yung master pa pala muna. Ayan, ito yung master volume ng effects natin. So set na natin sa 0 or sa unity. Check, 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 effects, check, 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 check. Ayan. So narinig niyo, dumadobli yung boses. Check, check. Bayang maging. Parang ganyan. Sa mga program, maganda yan kung... For example, sa open area, pwede tayo maglagay ng ganyang effects. Mas mainam po yan kung maglagay tayo ng repeat or delay sa mga open area. Pero kung sa mga ano, sa... For example, is nasa room lang tayo or sa hall, hindi po maganda yung mga repeat niyan kasi masyadong ano, hindi clear yung voice. Mas maganda yan sa mga open area. So mga open field, maglagay tayo ng delay para sa wider na ano, na boses. Kung i-adjust natin dito, konti lang, ayan, narinig nyo. Parang wala namang masyadong nagbumago kasi konting adjust mo lang. Hindi, parang wala kang marinig na kinagbago. So, ano to? Kung sa music naman, kung nag-input tayo sa music ng effects, ito lang. For example, ito yung ating music channel. So, try natin mag-play ng music. So, kung anyan, proceed na tayo. Pagkatapos nyan, is ito po yung channel ng ating music. So, manarinig na kayo, may signal na tayo. So, ito naman yung tones niya. Ito rin yung tones niya. Lahat ng mga effect, kung lalagyan natin ng effects, ito yung effects niya. Yan. Ito rin yung channel effects niya. Pero pangit kung lagyan natin ng effects ang music natin. So hindi advisable yung maglagay tayo ng ganyang klaseng effects sa music. So ayan na mga sir, yung basic setup ng mixer natin, either using sa program or other purposes. So ayan na mga sir, yung setup natin sa music sa mixer natin. Kung nakatulong ako, please like and subscribe for more videos like this. See you in the next video mga sir. Thank you again for watching.